Mama Ava sa aking YouTube channel. So po ngayon, ang ipapakita ko po sa inyo yung paglalagay po ng accessories, lalo po yung mga stone. Ayan. Ayan po yung mga stone na gagamitin. So ang glue na gagamitin ko para dyan is itong adhesive gel. So solid po yan, solid. So yung paglalagay po natin ng ganito, may time po na parang dati tinatamad ako pong ilagay itong stone na ito. Kasi yung sa ilalim niya po, ayan, kung makikita nyo, sa ilalim niya is patulis eh, patulis. So, hindi siya flat pag nilagay mo siya sa kuko. So, na-discover ko po siya, magandang ipandikit dito is adhesive gel. O, kasi ito, ano ito eh, 80s na itong upgrade na ito. Dati polygel sana pwede rin po. Pero hindi ko pa po siya natatry. Kaya ngayon ko, itatry ko po siya ngayon na gamit yung adhesive gel solid. So, itatry ko po yung itong klaseng accessories na stone na accessories. Ayan. So, hindi ko po gaano siyang ginagamit dati. Ngayon, nagagamit ko na po sa client. Dahil dito po sa product na ito. So, mag-umpisa na po tayo. Ngayon, ito ang aking sandaliri po. Ito hindi ko muna po ginagamit kasi medyo na-allergy po, nangangati yung bawat gilid ng aking kuko. Ngayon, ito muna ang gagamitin ko. So, ngayon, ang gagawin ko po ay lilinisan ko muna po siya ng cleanser. Para, kailangan kasi, walang dumidikit-dikit ito, medyo madulas pag nilagay natin yung adhesive gel, yung adhesive. So ispray po natin para matanggal yung medyo mabasa-basa dyan kasi kagagaling po sa pag UV light. Ayan. So para medyo tuyo siya, para pag nilagyan po natin ito makapit. Pwede rin naman po yung applyan nyo muna po ng top coat. Then, after ma-print top coat, syempre, na-cure na po siya. Ibabuff nyo ng konti bago nyo lagyan ng adhesive para talagang makapit siya. Kailangan kasi tanggalin muna yung shiny nung top coat bago ilagay ito para more siyang makapit. So, ngayon, hindi ko naman po siya nilagyan ng top coat. Dinire ko na lang po dito sa color gel na ito. Kaya nilisan ko muna siya ng cleanser or alcohol para matanggal yung basa-basa niya, para dry po siya. So ngayon kukuha tayo ng konting adhesive. Okay. Para rin po siyang polygel kung ano mo. So ayan, naglagay po ako. Pero wag po masyadong marami or mga konti lang po, yung tama lang po sa kasi masyado po makapal. Wag naman po nating papaliguan ng glue yung bato kasi hindi siya magandang tignan, na parang pinaliguan na rin ng glue. So ayan. Flat po siya ng konti. Ngayon, ilalagay po natin yung stone na to. Ay, mahirap siya. Okay. Uy, ang laki na. Ang laki naman pala nito. Ito na lang natin siya para yung iba ma-apply. Okay. Yun na. So, yung isa naman po dito sa kabila. Ayan. Iano nyo kasi di po ba matulis siya. Yung lalim. Okay. Ayan. Tapos, ilalagay natin siya.
Nako, kailangan talaga po patient kayo dito sa paglalagay ng stone. Yan. Nalagyan na po. Kita nyo? Ayan. Po natin siya i-cure. So, ang gagamitin natin pang cure ito po para ano, hindi, kasi kung ako po hindi ko dinadry, ginagamitan ko muna po nitong UV light na maliit. So, ayan. So, pagkatapos ko po gamitan po ni ng UV light na maliit, saka ko po pinapasok sa UV light po na malaki. So, pagkatapos po natin ma-UV light po yan, so, naibit na siya, matigas na. Para make sure po na baka iniisip niyo po na natatakot kayo, baka bigla po matanggal yung stone, lalagyan po natin siya ng ano po, hard gel. So, ipaglalagay po ng hard gel, hindi niyo po i-apply ito ng ganito. Hindi niyo po i-apply po ng ganyan na papaliguan niyo po yung stone ng hard gel. Hindi po. So, ang gagawin po natin, ang gagawin ko po ay ganito. Lalagyan ko ng ganyan. Tapos, gagamit po tayo ng brush. So, ito yung brush. So, applyin po natin yan siya ng hard gel ito. Pero, hindi niyo po tatakpan yung kinang niya. So, huwag po natin tatakpan yung kinang niya kasi po, pag tinakpan, hindi na po siya kikinang po. Hindi na po, wala na po yung kintab ng stone. So, ayan. Pero may mga accessories na pwede naman pong takpan ng hard, ng top coat. Kasi, kailangan may mga accessories na kailangan rin po takpan ng top coat. Ayan. So, naglagay po ako dito sa bawat gilid. Kita niyo po? Ayan, nagagaya ko dito. Hindi ko po tinakpan yung gitna. So, yung gilid lang po yung nilagyan ko ng hard gel. So, para kumapit. Para more siyang matibay. Dati hindi ko po nagagamit yung accessories ko yung matulis po yung likuran. Yung matulis yung likod niya. Kasi hindi siya nagpa-plat sa kuko. Pag hindi ka tumatakbo pa. So, yung iba, gumagamit ng polygel, pero ako hindi ko pa po talaga nasusubukan. So, yung naano ko po to, ito na po yung na-discover ko pong pang ano po sa stone. Pandikit niya, glue niya. So, ito naisip ko lang po ito kasi na-try ko po sa customer ko. So, ayan. At matibay naman po ang kinalabasan, hindi pa po siya natatanggal. So, i-cure po natin yan ng 60 seconds. Pag nalagyan na po ng hard gel, kung may brush naman po kayo, idamay nyo na rin pong lagyan ng, yung medyo ano, idamay nyo na rin po itong lagyan itong, itong gel, itong in-applyan yung glitter, ano, gel polish. I-applyan nyo na lang po kaagad ng hard gel, itong gel polish para more mas matibay siya. So, gagamit na po ako nito. Nagyan ko siya ng hard gel. So, na kung nakita nyo, hindi ko po siya inanuhan. Sa gilid-gilid lang po. So, ayan po, na-cure na po yan siya. So, nalagyan na po natin ng hard gel. Ngayon, paano naman natin i-apply ng top coat? So, ang paglalagay ng top coat, so, ang pag-apply po ng top coat sa ganitong stone, hindi po natin siya po a-apply ang lahat. Ha? Kasi mawawala po yung kintab ng stone. So, ang gagawin po natin, maglalagay po kayo dito ulit ng top coat. Maglalagay ako ng top coat, pero ganito muna. Yan. So, maglalagay muna po ako ng top coat. Gagamit po ako ng brush. So, ito top coat ko po yung gilid. Yan. Yan. Ito top coat ko yung bawat gilid. Hindi po yung
itaas ng stone, o kumbaga tatakpan ko ng top coat yung stone lahat. So itong gilid na kung saan mo nilagyan ng hard gel. Sa susunod po, ito ay ipapakita ko ulit sa inyo po, kung paano ko po ako naglalagay ng yung maliliit na stone. Yung, alam niyo po yung stone na maliliit, na patulis yung ibabaw niya na maliliit. So yung dati po, ang ginagawa ko, tinatakpan ko ng top coat. Hindi pala siya maganda. So ito, nilagyan ko ng top coat dito sa bawat gilid. Ayan. Na-try ko nito yung adhesive solid na gamit ko na po sa cost sa client ko po. So okay naman po, matibay naman po, basta proper lang yung paglalagay. Yan. Tingnan niyo maigi kung ano. Pero wag niyo naman po papaliguan talaga ng gusto. Yung tama lang. So ayan na. So, paano naman natin malalagyan ng top coat yung gel polish? So, ang gagawin ko ganyan. So, ayan. Or, ayan. I-cure ko na po siya. So, ayan po. Na-cure na po siya. Ayan, nakita niyo. So, tapos na po siya lagyan ng top coat. At gagawin ko po, lalagyan ko po siya ng varnish. Yung stone po, para lalong siyang kumintab. Nilagyan ko siya ng pang varnish. Para yung stone more makintab. Ayan. And then, lalagyan ko natin siya ng cuticle treatment. So, lalagyan ko na po siya ng cuticle treatment. So, ayan na po. So, ganun lang po siya kadali po. Para sa mga stone na kagaya ng ganito, lalo na pag malalaki. Tapos, yung ilalim ng stone, ng accessories na stone na ito, medyo patulis. So, pwede niyo na po siyang gamitan ng adhesive gel na solid. Yun. Kung gusto nyo i-try din ang polygel, kung na wala po kayong adhesive solid na gel, so try nyo rin po yung polygel kung pwede rin siya. So discarte lang po siya, kailangan din minsan may time experiment para kung ano yung more na maganda. Kasi kung bibili po ng mga isang klase po ng adhesive or glue para sa mga stone, pero medyo may kamahalan. So, mag-try tayo ng iba na medyo kasi itong adhesive to, mura lang po to eh. Mura lang po to. So, next time po na video ay ipapakita ko rin po kung paano ako maglagay ng mga stone yung maliliit, yung sa ibabaw, kung ito pa sa ilalim, patulis. Yung sa ibabaw naman yan, pahaba, parang patulis din po. Pero hindi, parang pahaba siya. So, ipapakita ko po sa inyo paano ko po siya nilalagyan ng glue na hindi po kailangan applyan lahat. Para kasi pag inapplyan niyo, ang pangit na po siyang tingnan. Parang nangingibabaw yung glue tsaka yung top coat tsaka yung ano, parang nangingibabaw. Hindi siya maganda tingnan. So, ayan po. Kung nakikita niyo, ayan. Medyo malinis naman tingnan po, di ba? Hindi yung nangingibabaw yung glue o yung adhesive dun sa stone. So, sa hindi pa po nag-subscribe at nag-share, nag-subscribe pala sa aking YouTube channel, please subscribe naman po and like and share na rin po. At sana po nakatulong ako dito sa aking mixing video sa mga nag-start pa po or sa mga sa isang kaibigan ko po rin po na nagtatanong ko pa paano maglagay ng mga stone na gano'n pag ganito kalalaki po sa kuko. Tsaka maganda yung nalagyan natin ng mga ito sa gilid ng hard gel bago tapos. Kasi para pag hindi po siya nagsasabit-sabit. Yung yung nagsasabit-sabit, pag, lalo na pag humahaba na po yung gel polish, sumasabit na po sa buhok yung bawat gilid. So, ayan. Thank you and next video po ulit. And bye-bye, baboo!